Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po. Sa buhay natin bilang tao, bilang Kristiyano, merong halimbawa sa psychology, merong tinatawag na reward and punishment. Reward and punishment. Kapag tayo ay gumawa ng hindi mabuti, may parusa tayo, punishment. Pero pag nagpakabait, ginawa ang mabuti, may reward. Sa mga bata, madali ito. At yung bata, lumalaki na mahusay, mabait, kapag maganda ang pagpapatakbo, pagpapalaki ng mga magulang. Hindi nila ibibigay kaagad yung reward kasi suhul yun. Yung reward, sahul yun. So, sa pag-aaral namin ng ethics o moral theology, bakit tayo nagpapakabait? Dahil sa reward. Amen? Dahil sa reward. Opo, kumbaga, naniniwala tayo na merong Diyos na magbibigay sa atin ng gantimpala sa ating ginagawang kabutihan. At ang pinakatampok dito ay ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung sa ating pang-araw-araw na ginagawa, kapag gumawa tayo ng mabuti, meron tayong tinatanggap na gantimpala. At kapag meron tayong hindi ginawang hindi mabuti, may parusa tayo. Kumbaga, mamimili tayo kung ano yung ating pipiliin. Mga kapatid, dito sa ating Ebanghelyo, ang buhay na walang hanggan ay, kumbaga, itinanong ng mga Saduceo, isang grupo na hindi naman naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero alam niyo po, kapag ang tao hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, hindi naniniwala sa Panginoong Diyos, ano kaya ang mangyayari sa taong yun? Kasi ang paniniwala niya, dito lang sa lupa yung buhay niya. Walang dahilan para siya ay magpakabait. Walang dahilan para gumawa ng mabuti sa kapwa. Walang dahilan para tumupad pa sundin ang mga batas. Kasi para sa kanya, dito lang sa lupa ang buhay. Pero naniniwala tayo, ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang ng ating tunay na tahanan ay sa tahanan ng ating Diyos Ama na may gawa, akda ng buhay natin. Kaya nga, dito, ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi pagpapatuloy ng buhay natin dito. Imagine, halimbawa, kapag merong taong nagbagong buhay, uy, ang bait-bait mo naman. Ibang-iba na yung aura mo. Bakit parang masayang-masaya ka? Sasabihin ng ating kaibigan, nagbagong buhay na kasi ako. Nagbagong buhay. So, yung buhay niya na nakaraan, tinalikdan niya na. Siya ay nagsisikap magpakabuti. Kumbaga, yung buhay na tinalikdan niya sa kanyang pagbabagong buhay ngayon, ibang-iba na, punong-puno na ng sigla, saya, at kahulugan. Kung dito sa lupa, nangyayari na yun, yung pagbabagong buhay ng isang tao, paano pa kaya sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos? Sige po. Ako po ay merong isang naalalang parish priest nung ako ay medyo bata pa, may buhok, wala pang balbas. Naging assistant parish priest ako ng isang German missionary. Naging naturalized Filipino po siya. Namatay siya dito at the age of 92. Kailan lang po? Si Father Leo Schmidt. Kilalang awardee po siya ng Mother Teresa Award. Parang Nobel Peace Prize po ito sa Asia naman. Kilala siya lalo sa Antipolo. Isang beses, galing kami ng Laguna, pauwi kami, ako'y nagda-drive.
Nung malapit na kami sa bahay ng convent namin sa Johnsonville, sa Kainta, pagliko pa lang namin, siguro mga 400 meters na lang, nagtanong siya, "Why does it feel good that when we are coming home, we feel good?" Bakit kaya, pag malapit na tayo sa bahay natin, naramdaman natin yung saya? Tanong niya, ha? Matanda na yon. "Why does it feel good that when we are near to our home, we feel good?" Sabi ko naman, "Because home is where love resides. Home is where family lives. And home where there is acceptance and belongingness." Kung sa bawat pag-uwi natin sa bahay, nararamdaman natin ang saya, paano pa kaya sa buhay at bahay ng Diyos? Natatanggapin tayo bilang kanyang mga anak. Paano pa kaya buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat isa sa atin? Mga kapatid, sana po ang muling pagkabuhay ng Puong Nazareno magbigay sa atin ng pag-asa na lalo pang magsikap, gawin ang mabuti, sundin ang kalooban ng Diyos, at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban, na tayong lahat ay mamuhay sa Kanyang tahanan.